Magandang umaga po, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus, narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po, mga kapatid, ay March 5, isa na naman pong araw na ibiniyaya po sa atin ng Diyos. Mga kapatid, samahan po ako ninyo sa isa pong panalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa aming paggising, taglay-taglay namin ang kalusugan, taglay-taglay namin ang kalakasan. Bumangon kami, Panginoon, ng walang sakit, walang karamdaman, walang sakuna, walang aksidente, Panginoon. Dahil Ikaw o Diyos ang siyang umagapay sa amin, Ikaw ang Diyos na sumama sa amin. Thank you, Lord, for protecting us. Thank you, Lord, also for your provisions. Dahil sa bawat araw ay hindi po ninyo kami pinagkukulang. Dalangin din po namin sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. I-bless niyo po ang aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sambahayan. Because we do believe that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that send your word sa bawat nanonood, sa bawat nakikinig, upang kami ay mapagpala ng inyong mga salita. Salamat din po, O Diyos, sa isang magandang araw na naman na inyo pong ipinagkalob sa amin, dahil alam po namin na mayroon po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala sa amin. That's why, Lord, we expect that we will receive all the blessings that you have bestowed and you have prepared for us today. Thank you, Lord, and thank you, Jesus. And this is all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon, mga kapatid, ay ating pong mababasa sa Psalms chapter 44, verse 6. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Sapagkat hindi ako titiwala sa aking busog, ni ililigtas man ako ng aking tabak. And in Amplified Version, Psalms chapter 44, verse 6, For I will not trust in and lean on my bow, neither shall my sword save me. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan ngayon, mga kapatid, na ang ating pong pagbubulay-bulayan, itong Psalms chapter 44, ang author po ay Sons of Korah. At kanila pong sinasabi, mga kapatid, na hindi ako titiwala sa busog o sa pana, at hindi rin siya maililigtas ng anumang tabak, mga kapatid, dahil alam naman po natin na apart from God ay wala na pong pwedeng makapagligtas sa atin, lalo na kapag tayo ay mayroon pong mga pinagdadaanan na difficulties, hardships, and challenges sa buhay po natin. Dahil tulad nga po ng kinagawian ng iba, na ang Diyos ay nagiging last option. Dahil kapag nakakaranas po sila ng tinatawag po nating difficulties, hardships, and challenges sa buhay, ay una nilang tinatakbuhan ay tao. Pangalawa ay nagdidepende sila sa kanilang kakayanan. Pangatlo ay nagdidepende sila sa kanilang kayamanan. At pang-apat ay kapag wala na pong nakuha at hindi po umubra ang kanilang mga unang tatlong nilapitan, ay sa Diyos po sila tatakbo. Mga kapatid, hindi po dapat gayon na kapag tayo po ay nakakaranas po ng hardship, difficulties, and challenges in life, dapat our first and foremost option ay walang iba po ang Diyos. Dahil sinasabi po ng kasulatan na hindi tayo dapat magtiwala sa busog o pana, o dahil maging po ang tabak ay hindi po tayo nito maililigtas, maliban po ang Diyos ang siyang magligtas sa atin. At maging po ang mga kayamanan, mga kapatid, ay hindi po pwedeng makapag-extend ng buhay. Hindi po pwedeng, mga kapatid, makapagligtas ng buhay
Dahil kung ang kayamanan ay makakapagligtas lang, mga kapatid, idisinsanay, ang dami na pang mga bantog, mga mayayaman na mga personality ang hanggang ngayon ay nabubuhay. Subalit, alam naman po natin na maging gaano mang kadami ang kayamanan ay walang pwedeng makapagligtas na ng buhay maliban ang Panginoon ang magligtas sa atin, mga kapatid. And our to this grace and promises when things get tough, which entitled trust God only, not to anything either to anybody. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na magtiwala lamang tayo sa Diyos, hindi sa ano pa mang bagay o sa sino man, mga kapatid, dahil uulitin ko, anumang bagay at sino man ay walang pwedeng makapagligtas sa atin kundi ang Diyos lamang. And our to this grace and promises when things get tough, in which we need to agree, believe, claim and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient na ang salita ng Diyos ay nababasa lamang natin, napapakinggan lamang natin, kundi kailangan personal po natin itong sinasang-ayunan, personal nating sinasampalatayanan, personal na inaangkin at personal na dinideklara, so that there will be a manifestation sa buhay po natin, mga kapatid. At this point of time, we are going to tackle at ating pong i-acronym ang salitang BOWS, B-O-W-S, Brethren in Christ. First point, other trust in bow, but we trust God. Tayong mga anak ng Diyos, tayong mga born again, tayong mga Kristiyano at tayong mga mananampalataya ay we don't trust to anything, particularly sa bow o sa pana, mga kapatid, kundi tanging nagtitiwala lamang tayo sa Diyos. Dahil tunay nga po, gaano man tayo kagaling mamana, kapag naunahan ho tayo, ay wala na po, mga kapatid. Kaya way back in their time, of course, kasi ang mga weapon nila ay mostly mga bows, brethren in Christ. Kaya kahit gaano sila kagaling mamana, still, nadidefeat sila ng kanilang enemy because sabihin natin, ang kanilang bows cannot save them. Again, only God can save us, brethren in Christ. Second point, other trust in outrage, outrage, but we trust God. Ang iba sa pusok, sa galit, sa ano paman, mga kapatid, ay iba ay nagtitiwala. Sabi ko nga eh, kapag tayo ay may pinagdadaanan sa buhay, ito man po ay difficulties, hardships, or challenges sa buhay, don't ever make any decision. Why? Kasi out of anger yan, out of frustration, out of depression, kaya commonly nagiging mali ang ating mga decisions. Kaya dito makikita po natin na huwag tayo masyadong basta-basta magtitiwala sa ating nararamdaman, dahil pwede ho tayo magkamali sa bawat nararamdaman ho natin, mga kapatid, because other trust in outrage. Ibig sabihin, nananangan sila sa kanilang pusok, sa kanilang galit, mga kapatid. But we as children of God, we as born again Christian and believers, we trust only God. And then third point, other trust in weapon, but we trust God. Ang iba naman ay nananangan. Sabi ko nga, ang tao ay humihiram ng tapang o nagiging matapang kapag alam niya na siya po ay may tangan na weapon. Pero tandaan po natin, mga kapatid, kahit anong weapon ang ating tangan-tangan, yan na po ang weapon na pinakamalakas sa buong mundo. Mga kapatid, still that weapon cannot save our lives, kundi ang Diyos pa rin. Because other are trusting, brethren, sa mga weapons. But we as children of God, we only trust the Lord. And fourth point, other trust in sword, but we trust God.
Dahil tulad ang sinasabi ko nga po, way back then, ang kanilang mga weapon ay mga bows, sword, etc. Pero mga kapatid, again, sinasabi po ng author ng Psalms chapter 44 na hindi rin sila nananangan sa mga sword, sa mga espada, mga kapatid, o sa mga tabak dahil hindi rin po ito pwedeng makapagligtas sa kanila. Tanging po ang Diyos, mga kapatid. Kahit sabihin natin ang ating sword ay double-edged sword at ang sword natin ang pinakamatibay. Subalit, eh, hindi pa rin po ito pwedeng makapagligtas sa ating mga buhay. Tanging ang Diyos ang pwedeng makapagligtas sa atin. Kaya mga kapatid, whenever we face difficulties, we face hardship, and we face challenges in life, don't ever, ever trust to anything, to anybody, particularly, huwag tayong mananangan sa bow, sa ating outrage, sa weapon, sa sword, but we only trust the Lord. To sum up of our today's message, brethren, grace and promises when things get tough, which entitled Trust God Only, Not to Anything Either to Anybody. And our today's grace and promises when things get tough, in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackled at ating pong inacronym ang salitang BOWS, B-O-W-S. First point, other trust in bow, but we trust God. Second point, other trust in outrage, but we trust God. Third, other trust in weapon, but we trust God. And fourth point, other trust in sword, but we trust God. And these are the acronym of the word BOWS, bow, outrage, weapon, and sword. And remember that these things cannot save us, only God can save us. I hope na minsan pa tayo ay napagpala, mga kapatid. Lagi po natin pakatandaan that God is our first and foremost option when difficulties, hardship, and challenges comes sa buhay po natin, mga kapatid. Because bow, outrage, weapon, and sword, and anything cannot save us. Manalangin tayo, mga kapatid. Salamat, Lord, dahil tunay nga po na pinatunayan mo throughout the Bible, from Genesis up to Revelation, and throughout history, God, that you alone can save us. Salamat, God, dahil ikaw tangi ang aming Diyos na pinapananganan, sinasampalatayanan, dinidipendihan, tinatawagan, at tinatakbuhan. Sa panahon na kami po ay may mga kinakaharap na mga hardship, difficulties, and challenges sa buhay. Dahil alam po namin na tanging kayo po ang makapagliligtas sa amin, Panginoon. Salamat din po sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nanunood at nakikinig. Panginoon, patuloy po ninyo kami pagpalain spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, at lahat ng aspeto ng buhay po namin. At sa aming mga kapatid na mga nanonood ngayon na may mga business, i-bless nyo po ang kanilang business, Lord. Palakihin nyo po ang kanilang puhunan, palakihin nyo po ang kanilang kita. Sa mga nagsisipagtrabaho, i-promote nyo po sila sa kanilang mga positions and i-increase nyo po ang kanilang mga salaries. Sa mga nagsisipag-aaral ay patuloy nilang maranasan ang sufficienteng tuition fees at saka sufficienteng allowances sa aming mga kapatiran na mga nasa kanya-kanyang bahay. Ano man po ang aming mga pinagkakabalahan, Lord, you will bless every work of our hands dahil ito ang iyong pangako. Kaya bless each and every one of us as your children because you are our good Father. Salamat din po, Panginoon, sa isang magandang araw na inyo pong ipinagkatiwala at ipinaggalb sa amin. Dahil alam po namin na tatanggapin naming lahat ang iyong mga mayamang biyaya at mayamang pagpapala na inilaan po ninyo sa amin sa umagang ito. That's why throughout the day, sa buong araw na ito, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious,
favored at blessed because the only reason why you always bless us at hindi niyo po kami pinagkukulang sa iyong biyaya ay nais mo kami na maging pagpapala. Una, sa kanya-kanya naming pamilya. Pangalawa, sa kanya-kanya naming iglesia. Pangatlo ay sa kanya-kanya naming komunidad. Salamat God. Maging pagpapala nawa kami sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat Jesus. Salamat Lord. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.